2 undefeated teams sa Western Conference, Tuweno Jazz laban sa Tuweno Pelicans, nag-wrap. Both teams off to a great start offensively. Parehas ngang may 16 points ang na-score sa first 7 minutes. JC nakashoot nga ng Hesse layup at ng isang 3-pointer already this quarter. 5 points para nga sa Phil Amgard. Markkanen mga idol mainit na agad with 9 points pero itong si Brandon Ingram mas mainit naman sa quarter ngang ito with his 10 points. Automatic ang kanyang mga mid-range jumpers. 26-24 after the first, Lauri Markkanen 14 points agad sa first quarter. At ang great offense continues para sa dalawang team. Very exciting ang labang ito. Both teams combined shooting 49% sa field. After umiscore ni Ingram ng 10 points sa first, sayo naka 10 points na din dito sa second. Defense ng Jazz at pati na rin ng Pelicans not as good as their offense. Pero entertaining ang laban. Jordan Clarkson also making plays para nga sa kanyang 7-foot big man. 4 straight assists na nga rin ang binigay neto ni Jordan Clarkson sa kanyang mga teammates. Dahil hindi nga daw effective ang kanyang shooting kaya playmaking na lang daw muna. Nagkaroon na nga rin ang kalambangan ng Jazz dito sa second at umabot pa ito sa 10-point lead after the first half, 63-53. Second half naman tayo, Jazz patuloy lang sa pag-maintain ng kanilang lead through sa first 7 minutes dito sa third. Clarkson medyo malamig pa rin sa unang tatlong quarter pero bawing-bawi naman yan sa kanyang playmaking with 6 assists already. Ingram hindi na nga nakabalik dahil nagkaroon ng head injury pero si Williamson ang nagbuhat sa kanila with 20 points. Sa Jazz naman mga idol, si Lauri Markkanen continues to impress up to 29 points na agad this game. Hindi lang siya dahil marami ring scoring weapon ang team ng Utah kaya sila'y may kalamangan pa rin after the third quarter. At sa last and final quarter, 7-0 run para sa Utah Jazz led by Mike Conley. 16-point lead para nga sa Utah. Fourth quarter fadeaway ni Clarkson sa palpal ni Zion pero lintik lang daw ang walang ganti. Kaya naman bumawi itong si Jordan with this amazing block kay Zion Williamson sa kanya namang dunk attempt. Pero hindi nga sumusuko ang New Orleans Pelicans at with 5 minutes left sa 4th quarter, gumawa nga sila ng run para mababa sa 8 points ang 16-point lead ng Jazz. Tinuloy pa nila at eventually naging 3 points na lamang ang lamang ng Jazz. With 2 minutes left naman mga idol, natay nila ang laban 105-105. Si CJ McCollum clutch step back pero Clarkson natay ulit with his clutch tough layup. Pero next possession McCollum, another clutch shot, isang 3-pointer. Pero sabi ni Jordan Clarkson, kaya ko rin yan. Kaya naman binigyan niya rin ang team ng Pelicans ng isang clutch 3-pointer. Natay nga ang laban 110-110. Jordan Clarkson saves the day para nga sa team ng Utah Jazz at nadiretso tayo sa overtime. Pagpasok naman natin sa overtime si CJ McCollum, first 4 points nga sa kanya. Pero bumawi naman kahit papano ang team ng Utah. Itong si Clarkson uminit na naman with 1 more 3-pointer para bigyan ng 2-point lead ang team ng Utah with 3 minutes left. Back and forth ang naging labanan natin at with 11 seconds left na lang ang natira, another clutch shot para kay McCollum kaya naman may 1-point lead sila. Pero Kelly Olynyk with the game winning layup mga idol to win 122-121. Utah Jazz remain undefeated 3-0. Pinangunahan sila ni Markkanen with 31 points and 12 rebounds. Jordan Clarkson 18 points at nag-alas tangton with his 6 assists. At itong si Kelly Olynyk with 20 points naman. Leading scorer ng Pelicans ay itong si McCollum with 28 points and 12 assists. Zion with 25 points.